Wala raw makapipigil kay Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law kung gugustuhin niya. Yan ang sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Davao City kagabi. Pero ayon sa Pangulo, gagawin lang niya ito kung kinakailangan para mapangalagaan ang Pilipinas at mga kabataan. May ulat on the spot si Raffy Tima. Raffy! Binanggit nga ngayon ni Maris ni Pangulong Duterte habang siya ay naglilitanya tungkol sa kanya ay malalang problema pa rin ng Pilipinas tungkol sa illegal na droga at yung bansag sa kanya bilang isang strongman. Giit ng Pangulo, hindi siya natatakot mawala sa pwesto sa kanyang kagustuhang protektahan ang mga Pilipino. But it will deteriorate into something really very virulent. I will declare martial law if I want it to. Walang makapigil sa akin. And I want to say, why are you declaring martial law? Because I have to preserve the Filipino people and the youth of this land. Sa harap ng mga negosyante sa Davao City, muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte, masyadong pinalabnaw ng 1987 Constitution ang kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na magdeklara ng martial law. Sa ilalim kasi ng saligang batas, pwede lang magdeklara ng martial law kapag may pananakop o rebellion. Pero kailangan aprobado muna ito ng Kongreso at maaari pang repasuhin ng Korte Suprema. Bagamat makailang beses nang sinabi ng Pangulo na hindi siya magdedeklara ng batas militar, wala raw magagawa ang Kongreso at Korte Suprema kung kailangan niya itong gawin. Congress may opt to impeach me, fine. But let it not be said that I allowed this country place in jeopardy, in peril, because I did not know what I had to do. Wala tayong padrama-drama dito. Martial law, that piece of paper is nothing. Look at, did it ever prevent Ramos? Marcos? Did it prevent Ramos from joining it? And really? Muli ring ipinakita ng Pangulo sa pagtitipon ng mga negosyante ang listahan ng anyay mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa droga. At ayon sa Pangulo, matapos sa mga mayor ng bansa, kakausapin din niya ang mga gobernador tungkol sa problema ng droga. Hamon din niya sa mga negosyante para iwas katiwalian, huwag silang matakot sa mga kawani ng gobyerno, pulis at maging sa militar. Do not be afraid of government employees, even the military and the police, if you are right. That is what I guarantee you now. Kung gusto mo talaga magtulong sa bayan mo, you have the 6 years window. But I really do not know if I will last that long. But meron kayong window to stop everything. All you have to be is just assert, demand the service. Katunayan, ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, dalawang regional district officer ng Bureau of Internal Revenue ang sinisante matapos mabistong nangingikil ng milyon sa isang negosyante. Ngayong hapon naman na Maris, formal nang ilulunsad ang National Chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2017 sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung kauna-unahang national event para nga sa inaasahang busy na year para sa 50th anniversary ng ASEAN dito sa Pilipinas. Maris? Raffy, linawin lang natin. Una muna dun sa sinabing pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay dun sa posibleng pagdedeklara ng martial law. May sinasabi kasi rin siya sa kanyang talumpati na hindi kailangan ng mga invasion o external factors, which is one of the provisions in the Philippine Constitution para magdeklara ng martial law. Kung ganito, ano ang mga posibleng factors para kanyang ideklara itong martial law nga, Raffy? Maris, doon kasi sa mahaba niyang speech, binabanggit niya na malabnaw na yung 1987 Constitution pagdating sa deklarasyon ng martial law. Dapat anya ay malaya ang Pangulo kapag nakikita nito na nanganganib na ang bansa. Ito ay may kaugnayan pa rin sa malalang problema ng Pilipinas anya sa droga. At kung ka makikita niya na talagang pababa na, pabagsak na ang Pilipinas dahil sa problema ng droga, dapat ay may kapangyarihan siya na magdeklara ng martial law at hindi lamang patungko sa invasion at rebellion. Yun yung sinasabi niya at doon ang niya nabanggit na kapag talaga nakita niya na talagang malalaning problema at hindi na masosolusyonan,
magpapatawag siya ng martial law at wala rin magagawa ang Korte Suprema at ang Kongreso. Pero of course, yan ay bahagi pa rin ng paglilitanya niya ng mga possibilities. Pero paulit-ulit na nga niya ng sinasabi na hindi naman siya madedeklara ng martial law. Ang takot lang daw kasi ng karamihan kapag nabanggit ng martial law ay yung perpetuation of power na, na bagay na hindi naman daw niya gagawin dahil sa ngayon ay hindi raw niya kailangan yung posisyon ng pagiging Pangulo, Maris. At isa na lang, Rafi, ngayong hapon nakatakda yung paglulunsad sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas. Sino ang inaasahan ng mga dadalo dito sa naturang pagtitipo na ito, Rafi? Dahil national launching pa lang naman ito, Maris, ay inaasa ang mga ambassadors mula dun sa siyam na iba pang member states ang dadalo ngayon dito sa ASEAN 2017 national launching. Dito rin inaasahan, Maris, na ipaparinig na yung theme song ng 50th anniversary ng ASEAN na kinumpos ng NCCP. At ipaparinig yan sa mga delegado. Inaasahang sa 11 months, Maris, ay talagang magiging busy niya at sa kalagitnaan ng buwan ay magdadatingan na yung iba't ibang ministers ng ASEAN at dito nagugulong hanggang sa pagtatapos nitong taon ay magiging napakarami daw ng mga aktibidad at simula pa lamang itong national launching ngayon dito sa Davao, Maris. Maraming salamat, Rafi Tima.